ingredients are garlic, chopped onion, cubes na luncheon meat or hot dogs, sliced carrots, sliced cabbage, boiled macaroni, and yung hinimay natin na manok. So, painit tayo ng mantika guys kasi magigisa na tayo. So, I prefer to use olive oil always para iwas tayo sa sakit. So, unahin natin ang onion. Antayin natin maluto ng konti. If nag-change na ng kulay ang ating onion, ay pwede natin ilagay ang ating garlic. Ayan, gigisa lang natin. Antayin din natin na magkulay ng kakaunti ang ating garlic. And isunod na natin ang ating next na ingredients, ang sliced na carrots. Nasa inyo po guys kung ano ang prefer nyo na paghiwa ng carrots. It's either slice or meron din namang iba na ginagawa nilang cubes. So after na ma-half cook na ang ating carrots, i-mix na natin ang ating hinimay na manok. Okay. So, ayan. Isaute lang natin ng mga 1 minute. And then, titimplahan na natin. So, sa akin naman, ang ginagamit ko na pampalasa ay Magic Sarap. Ayan, Magic Sarap. So, kung prefer nyo po na gamitin ang it's either Vitsin, kung nasanay kayo sa Vitsin, or North Cubes, nasa inyo po yan. Pero, I prefer to use Magic Sarap. Lagyan na natin ng tubig. Mga nasa 4 cups po yung nilagay ko na tubig, pero nasa inyo po nakadepende. Kung nakadepende po kasi kung gaano kadami ang inyong macaroni and chicken. So, kung gusto niyo naman na masabaw, kung marami yung sahog, so 1 liter would be nice. Kung marami kayo sa pamilya, at least mga 6 servings or more than ang gagawin mo, ang 1 liter na water ay pupwede po. So, antayin natin kumulo ng konti. Nalagyan natin ng ground black pepper to add some aroma and taste sa ating nilulutong chicken macaroni soup. Ayan, nilagay na natin ang ating sausage. Ay, luncheon meat po siya, luncheon meat. Kung wala kayong luncheon meat, kasi yan ang available. Ayan, lagyan na natin ng mga 1 cup of milk
or kung meron kayong evaporated, mas mainam. Pero kasi ang available namin na gamitin ay fresh milk. So, fresh milk. So, ayan. Antayin na natin na kumulo. Pag kulong-kulo na siya, guys, pwede na nating patayin ang apoy and i-drop na natin ang ating repolyo para half-cook lang siya. Masarap yung ganun, manamis na miss yung sabaw. So, ayan, kumukulo na. Ang importante dyan, guys, ay maluto po ng maayos ang ating milk. And yung veggies naman natin, kung may mga kids kayo, ay kailangan siyang medyo malambot pag para sa mga bata. Pero kung mga adult lang naman ang kakain, ay mas mainam po na medyo half-cook lang siya. And ilagay na natin ang ating repolyo. Napatay na po natin ang apoy. Haluin lang po natin siya and tatakpan na. So, huwag kalimutan ang ating main ingredient, ang macaroni. Ayan. So, kukuha lang tayo ng takip and takpan na natin. Antayin lang natin at least 2 to 3 minutes na saktong ma-half cook yung ating repolyo and pwede na po natin siya na i-serve sa ating pamilya. Ayan, yan na po ang ating lutong bahay na chicken macaroni soup. Healthy po siya and very safe po sa buong pamilya. So, this is it. Luto na siya. Isa-serve na po natin. So, this is it. Our healthy and yummy chicken macaroni soup. So, kakainin na natin. Let's go! Habang mainit pa ang sabaw.